Ang video na ito ay base lamang sa personal knowledge at hindi influence ng isang kumpanya o tao. Ang intensyon ng video na ito ay para i-educate ang mga tao at hindi sirain ng isang komunidad, grupo o karakter ng tao o isang kumpanya. Maaaring ito ay katang-isip lamang o buong katotohanan. Malaya ka pa rin maniliksik o buksan ng isa pang aspeto. Hi Kainta Nation! Welcome to this video. Ngayon magre-review tayo ng isang company. At itong company na ito ay isa sa pinakamalaking request dito sa ating YouTube channel. So ang pangalan ng company na ito ay ang Friendship. Pag-uusapan natin dito sa video na to, ano ba yung friendship? Paano ka ba ikita dito? At pangatlo, ito ba yung legal na negosyo o kasama ito sa mga companies na naglalabasan ngayon? So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Ngayon pag-usapan natin, ano nga ba yung friendship? Okay ba itong simulan at pagkakakitaan? Base sa main website nila, ang friendship po ay nag-o-offer ng mga bagong strategy gamit ang social media networking, telecommunication at residual income sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang kita sa bawat member. Pero ang tanong, saan ba galing ang profit ng company? Para masabi natin kung tunay ba silang negosyo o isa lang sila sa mga naglalabasan na mga is companies ngayon. Ngayon, pag-usapan natin, meron dalawang paraan kung paano kumikita ang company na ito. Una, gamit ang subscription. So, meron dalawang subscription plan ng company, yung tinatawag nilang Friendship Subscription at Friendship Landing Page. So, ano nga ba yung pinagkaiba nilang dalawa? So, napakasimple lang kapatid. Yung isa ay walang landing page, yung isa naman ay meron. Napaka-obvious naman siguro kung sino yung subscription na merong landing page at wala. Pero kapag nasa friendship subscription ka, pwede ka pa rin naman makapag-promote. O kahit wala itong landing page. Dahil meron silang tinatawag na affiliate link. Ang affiliate link po ay isang ordinary URL, pero may additional itong username o kaya naman ID. Kaya nagiging unique URL ang link na ito. Ito yung magsisilbing tracker mo, no, para sa mga commission na makukuha mo. Pangalawang paraan kung saan nanggagaling ang income nila ay gamit yung advertising. Dito kasi sa company nito, meron silang sariling social media platform. At sa loob ng social media platform na yon, pwede kang makapag-advertise ng mga products. So meron din silang tinatawag na advertisement, katulad sa Facebook. At isa yon sa pwedeng makapag-produce ng profit ng company. Pero ang napansin ko lang, no, kapag nakapasok ka sa social media platform nila, wala ka pong makikitang mga paid advertisement. So, ang makikita mo madalas doon ang mga free advertisement na ginagawa lang using posting. Di ko alam kung naka-experience ka na makakita ng paid advertisement sa loob ng social media platform na ito. Isa lang ang ibig sabihin nito, once na wala pang mga paid advertisement na gumagawa dito sa platform na ito, ibig sabihin yung advertising nila ay hindi pa nakakapag-produce ng pera. Ngayon ang tanong, paano ka ba ikita dito sa company na ito, dito sa Friendship? Meron din dalawang paraan kung paano ka kikita sa company na ito. Bilang isang miyembro, paano? Una, pwede kang kumita sa pamamagitan ng pagpo-post, ng pagla-like, ng pagko-comment, no, ng paggagawa ng vlog sa loob ng social media platform nila. So dito kasi sa social media platform na ito, meron silang tinatawag na point system. One point, once na mag-comment ka o mag-react ka, sa isang post. 5 points naman once na mag-create ka namang post o vlog. At once na makaipon ka ng 1,000 points, pwede kang magkaroon ng $1. Pangalawang paraan naman kung paano ka kikita dito sa company na to ay using referral. Once na makakuha ka ng mga taong magsusubscribe din, okay, magbabaya din ng subscription plan, dito sa loob ng Friendship, pwede kang kumita doon ng $1 sa bawat taong mapapasok mo o na magsusubscribe din sa company na ito. Ngayon, pag-usapan natin, mawi-withdraw mo ba yung income mo sa pagpo-post, sa pag-re-react, sa paggagawa ng mga blog post, no, sa loob ng social media platform nila? Ang sagot po ay yes, pero hindi ganun kadali. Sa point system nila, meron kang maximum points na pwedeng makuha at ang maximum points ay 200 points every day. Ibig sabihin, bago kumita ng $1, aabutin ka po ng 5 days. Pero bakit ko nasabi na mahirap makapag-withdraw, no, gamit yung pagpo-post, pagre-react at paggagawa ng blog post sa social media platform nila? Dahil meron pong minimum amount para makapag-withdraw ka. At ang minimum po ay $10. Ibig sabihin, kung kukumbitin natin yan, para makuha mo yung $10 na yon, ay gugugol ka ng 50 days bago mo ma-withdraw yung income na yon. Pero ang ganito pong sistema, no, sa mga social media platform
na merong pwede kang kumita ng mga point basis, marangal po yung ganung gawain. Meron talaga mga website na pwede kang kumita sa kanila, no, habang ginagamit mo yung platform nila. Kasi sa mga ganitong website, nag-iipon sila ng mga data. O kaya naman pinapataas nila yung traffic na yon, no, para magkaroon sila ng mga advertisers, no, na willing na mag-advertise sa loob ng platform na yon. Kasi once na malaki yung traffic ng website mo, no, possible, malaki yung posibilidad na magkaroon ka ng mga advertisers, no? Magkaroon ka ng mga brand na papasok sa website mo at mag-a-advertise ng product nila. Pero ano nga ba yung data na tinutukoy ko na kinukuha ng mga ganitong klase ng website? Madalas, kumukuha sila ng mga email information, interest mo, pangalan mo, trabaho mo, at iba pa. Yun kasi madalas na binibenta yun sa mga survey company o sa mga ibang businesses. O kaya naman, iniipo nila yung data na yun para sa mga papasok ng mga advertisers. Ang ganitong sistema po, ang ganitong gawain ay marangal. Pero, no, pwede din itong gamitin sa masama. Pwede din gamitin yung mga data na yon sa maling paraan. Meron kasi mga grupo na nagko-collect sila ng mga data ng mga tao, nagko-collect sila ng mga email information, then binibenta ito sa black market. No, binibenta ito sa mga scammer, binibenta ito sa mga spammer. O kaya naman merong grupo sa Discord na nagko-collect sila talaga ng data, no? At pinapasa nila yon sa iba't ibang tao. Pero hindi ko po sinasabi na ganito yung ginagawa ni Friendship. Kumbaga, binigyan lang kita ng information kung paano mo masasabi na ito ay mabuting gawain at masamang gawain. Ngayon, pag-usapan naman natin yung magagandang bagay at hindi magagandang bagay dito sa loob ng company na ito. Una, isa sa nakikita kong magandang bagay, sabi ko kanina, marangal po yung sistema dun sa social media platform nila. Kasi meron na ding naglabasa ng mga ganung website na talagang willing sila magbayad ng mga ng pera, no, kapalit na kailangan nandun lang sila sa website na yon, no, kapalit ng malaking traffic. Although, wala pong tumatagal sa ganung sistema, no, kahit na marangal siya. So, halos na alam kong mga website na nagbabayad, no, para sa traffic ay nagsasara din bigla. Kumbaga, no, wala pang nakakagawang social media platform na nagbabayad ng pera na tumagal sa ganong sistema. Although, kahit na maganda siyang gawain, walang tumatagal na ganon. So, pangalawa, isang magandang bagay na nakita ko sa loob ng social media platform nila, syempre, ang mga pumapasok doon, yung mga business-minded, mga positive na tao. At kapag ganon, ang nasa loob ng platform na yon, no, magandang paraan yon o magandang platform yon para makapag-build ng data, ng sarili mong data. Ano ba yung data na sinasabi ko? Pwede mo itong gamitin para makapag-conduct ng survey, mag-ask ng mga relevant questions, at mag-create ng valuable conversation. At yung makakuha mong sagot, okay? Yung makakuha mong mga reaction doon sa loob ng ginawa mong survey, ginawa mong post, pwedeng-pwede mong gamitin yon para sa marketing campaign ng sarili mong produkto, ng sarili mong business. Plus, no, dito ka rin makakuha ng mga magandang copy na pwede mong gamitin para makakuha ka ng mga effective title, effective headlines para sa mga target audience mo. O lalo na kung yung product o services na pinopromote mo ngayon ay halos katulad ng mga produkto o services na ginagawa mo o na ibinebenta mo o pinopromote mo. So, yun po ang magandang paraan, no, dito sa social media platform na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga hindi magandang bagay, no, dito sa loob ng company na ito. No, isa sa mga hindi ko nagustuhan sa loob ng company na ito ay possible po ito na pyramiding scheme. Paano ko nasabi? So, meron kasi silang tinatawag na power of 10. No, ano ba itong power of 10 na ito? So, kung nakikita mo dito, no, ito yung tinatawag nila na power of 10. No, sabihin natin na lahat sila ay nag-avail ng $6.99 per na plan. Ngayon, once na makakuha ka ng tao na bibili din ng subscription plan, sa bawat tao na makukuha mo ay kikita ka ng $1 doon. No, para ma-withdraw mo ang kita mo, kailangan mo mag-avail o mag-invite ng 10 na tao na bibili din ng subscription. Ang kita mo dito sa 10 tao na ito ay $10. Sinasabi nila, paano kung mag-invite din na mag-invite yung na-invite mo? Pwede kang kumita dito ng $100. No? Once na yung 10 katao na in-invite mo ay nag-invite din na nag-invite. No? At ganito yung naging proseso nila. So, ang total, once na umabot ito ng 5th level na ganun yung process, pwede kang kumita ng $111,110. Na katumbas po ito ng $5.6 million
dito sa Pilipinas. So, ganun ang potential income na pwede mong kitain sa pag-i-invite lang. Ngayon, paano ko nasabi na isa po itong pyramiding scheme o Ponzi scheme? Dahil wala po itong malinaw na produkto. At nakafocus lang sila sa pagre-recruit ng mga tao. Yes, marangal po ang subscription ng isang website, pero kapag ito ay merong produkto o serbisyo na binibigay sa tao. Pero kung ang subscription plan ng isang website ay wala kang makukuha ang produkto at ang kapalit lang ng subscription plan na yon ay para kumita ka ng pera, ang tawag po doon ay pyramiding scheme. Ito kasi yung gawain ng mga scheme nito, no, bubuo ka ng sarili mong network o mas tinatawag nating pyramid, no, para kumita ka ng malaking pera. Oh, kaya ako nasabi na possible po ito na pyramiding scheme. Oh, bakit walang malinaw na produkto? Paano ko nasabi 'yon? Dahil ang social media platform po ay hindi po isang produkto o hindi po isang digital products. Ang landing page po ay hindi digital products. No, maliban na lang kung yung landing page na yon ay magagamit mo sa ibang negosyo. Katulad ng Insta page, no, ang produkto nila ay services na pwede ka makapag-create ng sarili mong landing page na magagamit mo sa ibang mga produkto o sa ibang mga negosyo. Pero once na ang landing page po ay isang self-promotion, o ibig sabihin ng self-promotion, gagamitin mo yung landing page na yon para makapag-invite ng tao, no, dun sa company at gagamit din ng landing page at mag-i-invite din at gagamit din ng landing page, yun po ay hindi produkto. Yun po ay isang malaking scam kapag ganun ang gawain. No, kaya ko nasabi na possible po na pyramiding scheme ang ganitong sistema. Isa pang bagay na hindi ko nagustuhan sa company na ito, meron kasi mga pinanood ng mga video sa YouTube about dito sa company. At base dun sa napanood ko, karamihan sa kanila nagsasabi na ang friendship daw ay mas maganda sa Facebook. No, bakit? No, bakit niya nasabi yon? Una, lahat ng nandito sa loob ng friendship ay mga open-minded. May mga positive mindset. Pangalawa, wala pong rules sa loob ng friendship sa social media platform nila. No, ngayon, sagutin natin yung positive side at negative side na sinabi niya. Sabi ko nga kanina, maganda yung isang platform once na ang mga nandun ay mga business-minded, no, may mga positive mindset. O dahil pwede kang makapag-create ng sarili mong data. Pwede kang makabuo ng community na gagamitin mo para makapag-collect ng data sa pamamagitan ng survey, sa pamamagitan ng pag-post, sa pamamagitan ng pag-create ng mga blog sa loob ng social media platform na yon. Kumbaga, isa pa itong magandang platform to build data, to create data. Pero kung ang purpose mo, kung bakit ka nag-join doon sa social media platform na yon para mag-promote lang ng products, it's a bad idea, kapatid. Paano ko nasabi? Imagine na ang platform na ito ay isang malaking mall. Sabihin natin na yung platform na yon, yung social media platform na yon ay isang SM. At lahat ng pumapasok doon sa SM na yon ay may mga negosyo. Kumbaga, puro lang negosyante ang pumapasok doon sa SM. Ang tanong, kikita ka ba ng pera sa pagpo-promote mo ng products doon? Kung lahat kayo na nandoon sa loob ng social media platform na yon ay puro mga negosyante, walang mga customer. Kasi lahat ng nasa loob ng platform na yun, puro ang isip nila ay kumita ng pera. Ang ibig sabihin, kapatid, kapag once na lahat kayo ay mga open-minded, mga business-minded sa loob ng platform, no, hindi din maganda yung outcome. Hindi katulad sa Facebook, pwede ka makakuha ng mga real customers kasi hindi kayo pare-pares ng isip. Hindi lahat na nasa loob ng Facebook, ang isip nila ay kumita ng pera. Plus, nawawala yung concept ng isang social media platform na makipag-socialize. Once na ang platform na yon ay ang lahat ng nandon ay puro lang ang isip ay kumita ng pera. So isa yun sa mga hindi magandang bagay, no, sa loob ng social media platform na yun. Although meron talagang positive side. Isa sa mga nasabi niya ay wala daw rules. Yes, maganda yon. Maganda yung isang platform na walang rules. Pero meron pong negative side din yon. Ibig sabihin, possible na dumami yung mga scammer dahil walang rules dun sa isang platform. Kaya nga naglalagay si Facebook ng rules sa algorithm niya kasi iniiwasan niya yung mga ganon, yung mga scammer, yung mga spammer, yung mga maling gawain, no? Iniingatan niya yung mga user niya. Sa Facebook nga, no, meron ng rules pero talamak pa rin yung mga scammer. No, paano pa kaya dun sa mga social media platform na walang rules? Ang tanong naman dito, paano mo masisigurado na safe yung mga tao na nasa loob ng platform kung walang rules? No, paano mo masisigurado
yung data nila na safe. So yun yung nakikita ko once na ang isang social media platform ay wala pong rules. Yun yung nakikita kong hindi magandang. Pero choose mo yung kapatid kung saan ka komportableng mag-promote ang product mo. Kung kumikita ka naman sa pagpo-promote ang product mo sa loob ng platform, ng friendship, no, sa loob ng social media platform nila, it's good kapatid. No? Walang pumipigil sa'yo. Kung dyan ka kumikita, pagpatuloy mo yan. Pero kung ang purpose mo ay kumita ng pera sa company na ito, masasabi ko po na hindi magandang i-recommend. Kasi nakikita ko po ang company na ito na isang pyramiding scheme. Dahil nabubuhay lang ito sa mga taong papasok. At hindi po ito nakafocus sa produkto. Dahil hindi ko po makita yung tunay na produkto o serbisyo dito sa loob ng company. Sabi ko nga sa mga nakaraan kong mga review, no, yung pyramiding scheme ay meron pong hangganan. No, once na wala na mga taong pumapasok o once na wala kang ma-invite na mga tao, no, hindi ka po kikita ng pera. So ito yung dahilan kung bakit hindi ko nire-recommenda ang ganitong klase ng company o ganitong klase ng business. Dahil possible po ito na pyramiding scheme. Yun po yung nakikita ko. Naglabas na din po si SEC ng advisory about dito sa company. Pwede mong i-check yung link ng advisory na yun sa description ng video na to kung gusto mo pong mabasa yung article ni SEC. At make sure na panoorin mo ang video na to para mas maintindihan mo kung ano ba yung pyramiding scheme at ano ba yung legal na network marketing business. Share mo na din ang video na to sa mga members ng friendship para makita natin kung ano yung masabi nila about dito sa company na ito para malaman natin kung ano ba yung experience nila, kung kumikita na ba talaga sila ng pera, kung meron na bang nakapag-withdraw ng pera na wala kang invite. So share mo itong video na to sa mga members ng friendship, malaman natin yung opinion nila about dito sa company. Pero hindi po kita pinipigilan na mag-join sa company na ito. Nasa iyo yan kapatid kung saan mo gagamitin yung pera mo kasi pera mo yan kapatid eh. Pero kung ako yung tatanungin, no, hindi ko po nire-recommend ang company na ito dahil nakikita ko ito na isa po itong pyramiding scheme. So, dito na nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Nakasamuli, I'm Neil Yanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!